So, ang karuktong po nito yung kwento natin, kwento ni Sam. So po. So, Kuya Mimi, nung pababa na po ako, nahiya po ako sa konduktor dahil pala ako pinayad ng misis ko. Sama-sama lang loob ko, Kuya Mimi, hindi pa pala yung ganun gagawin niya. Hindi ko akalain na gano'n ang gagawin ng misis ko. Inahiya niya ako, hindi niya ako pinayad. Wala rin akong pera, nung samaan ko siya, alam ko, babayan niya ako. Sama ng loob ko, Kuya Mimi, hindi na ako sumama sa kanya para mag-pictorial. At inawa ko na lang, naglibang-libang na lang ako doon sa kumpiteran para mapalipas ng sama na loob. Noong pauwi na ako, alas 12 ng gabi, galit na galit yung asawa ko. Sabi niya, ba't kayo na lang dumating? Sabi ko, pagod ako, muna tayo mag-usap kasi ang iyo ko yung imi. Hindi ko wala yung sakit ng loob na nararamdaman ko. Inahiya ako sa maraming tao na hindi ko nagbayad. Dahil ko pa yung isang mandulukot at tumakbo na lang para makaiwas sa skandalo na sabihin ng kundukto na magbayad ako. Iyon, usap pa minyo, kaya minyo, at galit na galit siya. Sabi ko, matutulog na ako. Pagising ko, galit na galit na siya. Hanggang sa may pag-away siya sa akin, tinapon niya yung mga gamit niya sa parador at narinig yun ang nanay niya. So, pinuntaan kami, ano ba yan? Ano? Ba't ang gulo? Ba't tumiyak? Tumiyak ang asawa ko. So, siyempre, alam niyo naman ko yung Mimi. Ang isang parents ay talagang kakapian niya yung anak niya na hindi naman niya alam kung ang anak ba niya ang totoo at akong may kasalanan. Pero sa totoo lang, wala akong kasalanan. So, nung gabi na yon, masakit ko yung Mimi. Nung matutulog na ako, sinabihan ako ng misis ko na umayas ka na sa bahay na to. Ayaw ko na makikita ang pagmumukha mo. Ngayon, Kuya Mimi, napakasasakit. Nag-uwi sa akin ang asawa ko niyo. Sabi sa akin na pala hilayasin na ako. Inalimutan na yung mga ganda. Alaala, ipagsamahan namin. So agad naman ako nangipaki ko yung Mimi. Dahil gusto ko na rin nangipaki kasi sinabihan ako ng asawa ko mismo eh. Bahay nila yun eh. So yun, nangipaki ako. At nung mamakawa ko sa kanya, hindi ako paalis eh. Wala, hindi na ba ako yung isip ng asawa ko na galit na galit na. Nung paalis na ako, Kuya Mimi, paalis na ako. Inala ko na yung bag ko. Pabuti na lang mabait yun. Tatay na ang asawa ko. Gusto mo din yung tatay ng asawa ko. Tapos, yun, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi na pina. Ay, dala ka ng bag. Sabi ko, nalayas na po ako. Pinalayas ko ako ng anak ko. Sabi niya, walk. Kamaliwala yun. Tsaka magtulog sa kwarto. Yun ako nakatulog sa kwarto ng kapatid ng nalalaki ng asawa ko. At Kuya Mimi, sa kinabukasan, ay tinatawagan ako sa kanya. Natawa ko na, walang iyaka, bakit hindi ka umalis? Hindi ka umalis, itatakon ko yung mga damit mo.
sa kalsada. Wala-wala ka lang masuot. So, nung sabi niya yun, Kuya Mimi, naisipan ko na rin umalis dahil awang-awa na po ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na magbabago sa akin ang asawa ko. Yung pinagsumpaan namin na hindi kami magkakaiwalay, pero ang iba na mundo. So, nagpaalam na ako sa tatay ng asawa ko. Iwasan mo naman na sa school. Sa school po ang asawa ko, Kuya Mimi. Tapos, malis na ako. Sabi ng lola ng asawa ko, huwag kang umalis. Huwag mo paliwalang ng asawa mo. Kung umalis ka, baka hindi ka na makabalik. Umalis ako dahil sa sama ng loob at dumating ako sa papa ko at mama ko. Tinanong niya ako, may dala kong bag. Sabi niya, papa mo, oh, anak, may dala kong bag. Sabi ko, papa, umalis ko na ako, pinalayan sa unang asawa ko. Hindi pala eh, wala naman akong ginawa kasalanan sa kanya. Sabi ng papa ko, anak, sige, kailangan ka muna dyan. Kaya mo na, kalimutan mo na yung nangyari sa iyo ng asawa. Di ba lang mag-usap kami ng tatay ng asawa mo? Kaya pareho kami gusto sa makabalat, yung office namin. Pag-usapan namin. Mag-usap sila. Hanggang sa Kuya Mimi, maantay ko lahat ng mga kapatid at kapatid ng mama ko at kapatid ng papa ko ay umating para ayusin yung problema namin ng asawa ko. Pero ang masaklap ay Kuya Mimi, sinama ko pa yung ate ko na vice governor sa lugar namin para masisol na at makabalik na ako. Ngunit ang masakit ay sinabi ng nanay ng asawa ko na yung hindi na namin pababalikin ang anak niyo. Kahit ano pa, kasi baka mag-away naman sila ng anak ko, ayaw ko silang mag-away. Dahil nakapag-desisyon ng anak ko na hindi na talaga niya kaya makita ang anak niyo. Sa lungkot ng mga kamag-anak ko ay nagpapakumalis na kami. Siyo lang nangyari. Hanggang sa naisipan ko pong Kuya Mimi, napuntahan siya sa school at nagmamakaawa ko at umiyak ako. Hindi ko inintindi yung nakakita sa amin ng mga kasama ng teacher. Sa umiyak ako, sabi ko, patawarin mo ko kung mayroon man ako nagawang kasalanan kayo. Sana, patawarin mo ko, pabalikin mo na ako. Hanggang sa nag-usap kami, akala ko, okay na siya. Sabi ko, tama ako sa bahay niyo. Sabi niya, huwag kang magagalit ang mama ko. Yun ang nangyari hanggang sa yun. Hindi kami magkapalat, Kuya Mimi. So sana, Kuya Mimi, mag-advise ka naman sa akin para makalimutan ko ang nakaraan ko. Pero Kuya Mimi, ngayon, may natagpuan na akong asawa ngayon na napaka bait niya at gusto mo. So, napakabait niya talaga. Magmula na makilala ko siya ay napakabait niya. At naging masaya ako at nakalimutan ko na nakamugun na ako, Kuya Mimi.
Maraming maraming salamat. Sana po yung ma-advise mo ako. Maraming salamat. Okay. Alam mo, alam mo, kapatid na Sam, ang buhay ay with you lagi ka na nila. Dumating lang sa atin na masaya tayo, minsan naman ay malungkot. So, hindi talaga nagkakalayo yung kalungkutan, yung kasiyahan at kalungkutan ng isang tao. Habang ikaw na sa mundong ito ay napakalupit ng mundo, ikaw nga. So, ang may papayo ko lang sa'yo, mag-move on ka na kasi sabi mo may asawa ka na. So, kalimutan mo na yung asawa mo na una kasi hindi ka niya mahal. Pinagpalit ka niya sa mga kung ano man yung galit niya sa'yo. Pero nalalam naman ko, napakasakit naman ang ginawa ng asawa mo. Kung akong nakaramdam doon ay talagang may ako po. So nga, naiyak na nga ako so, nung basahin ko yung sulat mo. So, move on ka na lang. Total, may asawa ka na rin. At sana mabiyayaan kayo ng anak ng asawa mo kasi hindi ko na bagit kung may anak na kayo ng bago mong asawa. So, hanggang sa muli, ito ay niyong lumuling ko, mga kakampi, napakasakit ng buhay na sinapit ni Sam. Nakakahiyak talaga, pero ganun pa rin. Ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Hindi natin hawak ang kapalaran natin sa buhay sa mundong ito. Kanyang Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, si Mimi Lukman, na magbibigay sa inyo ng kwento na mapupulutan ng aral at kwento na yung isang sentimento na nakakaiyak. So maraming maraming salamat, ganun pa man. Maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat ng nanonood, sa na magustuhan niyo ang kwento na to ni Sam. Napakaganda ng kwento ni Sam. Maraming salamat. Hanggang sa uli. God bless po.